Basta Ben. Basta Ben. It takes someone strong to make someone strong. What a wonderful role that every mom can carry in raising a child to become an athlete. Sa likod ng bawat magaling na atleta ay may isang ina na walang kapaguran, pagpapakita ng lakas ng loob at isip, lalo na kapag ang anak na atleta ay nasa gitna ng matinding ensayo at laban upang makamit ang tagumpay. Sa likod ng bawat atleta ay may isang ina na tahimik na gumagawa ng paraan, nagdarasal, umaasa na sa pamamagitan ng paglaho sa sport ng kanyang anak, matutunan ng anak niya ang mabubuting aral na kakailanganin niya sa pang-araw-araw na buhay. Tunay na kahanga-hanga ang ina ng isang matagumpay na atleta. Again, as the ad line of Procter & Gamble goes, it takes someone strong to make someone strong. Good day, everyone! I am Angel, your host for today's episode, which we would like to dedicate to all moms who never get tired of pushing their children to sports. Sa inyong mga ina ng atleta, saludo po kami sa inyong paninindigan na sa pamamagitan ng sport, walang batang hindi mapagtatagumpayan ang bawat pagsubok sa buhay. And today's episode, we are very happy to feature an empowered woman representing the beautiful city of Davao. Today, I woke up where a bustling city sits in nature's splendor. Where a king stands proud and tall. You can really say, sky's the limit. And for every not too far off wonder, every feast to remember, or tranquil escape, it's always magical. From Davao City, a proud single mother who successfully brought up 5 good-natured national athletes was declared 2021 winner of the Gintong Gawan Trophy for Inanang Sport Award. Gintong Gawan is a national award platform to celebrate and pay tribute to groundbreaking, inspiring, notable, timeless, outstanding contributions to the promotion and development of women and sports in the grassroots level. In 2021, the Inanang Sport Award was one of the 8 categories open for search. The Philippine Sports Commission, together with our local government units nationwide, search for the mother who prides of having the most number of children in the national pool, whose collective performance is best as measured by the number of accumulated medals in international and national competitions. The 2021 Gintong Gawan Inanang Sport Award was conferred to Madam Norma Alamara. Pero sino nga ba si Norma Alamara at bakit karapat-dapat ang kanyang pagwagi? Panoorin natin ang isa na namang nakakawi, kwento ni Commissioner Celia Kiram.
Ang aking ibabahaging kwento sa inyo ngayon ay ang nakakawinig na alaman tungkol sa isang babae na nagwagi ng tropeyo bilang ina ng sports noong nakaraang pambansang Gintong Gawad 2021. Itinatag ang Gintong Gawad ng Philippine Sports Commission taong 2021 sa ilalim ng programa Women in Sports na pinangungunahan ng inyong lingkod, Commissioner Celia. Alam niyo ba na upang mapanalunan ang tropeyo ng Gintong Ina ng Sport, ikaw ay dapat isang marangal na babae sa iyong komunidad at isang ina na may pinakamaraming anak na atleta na miyembro ng National Pool ng Pilipinas sa kahit anong sport. At hindi lang yan, ang mga anak na atleta ay nakakamit din ng pinakamaraming medalya sa mga international competitions. Alam niyo ba na ang nagwagi sa karangalan ito ay isang ina na pinanganak sa Sulu? Ang Sulu ay isang lalawigan ng Pilipinas na bahagi ng Bangsa Moro at Bangus Region ng Muslim Mindanao. Dito rin sa Sulu, matatagpuan ang maharlikang kabisera ng Sultanato ng Sulu na kilala sa pangalang Maimbong. Alam niyo ba na ang pinutukoy kong marangal na ina na ito ay si Ginang Norma Alamara, isang 73 years old na retiratong guro at mula sa katutubong Sama Bansa. Mangingisda ang mga magulang ni Norma. Labing isa silang magkakapatid. Alam niyo ba na si Norma ay unang nagturo sa Sirid National High School sa Davao City at nagretira siya sa Francisco Bangoy National High School sa nasabing siyudad taong 2014. Mag-isang tinaguyod ni Norma ang pitong anak mula ng mamatay ang kanyang asawa. May limang anak na lalaki at dalawang babae. Alam niyo ba na isang manlalaro si Norma ng swimming at volleyball noong kabataan niya? Bagamat hindi niya narating ang antas na narating ng kanyang limang lalaking anak sa larangan ng sport, si Norma ay nakapagpalaki ng limang atleta na kumatawan sa Pilipinas sa maraming pagkakataon. Ating kilalangin ang mga limang anak niya na naging atleta ng Pilipinas. Si Frazier Cousin ay pinanganak noong 1977 at natapos ang kursong Bachelor of Science in Criminology. Naging Philippine Water Polo National Athlete siya noong 2000 hanggang 2011. Mahaba ang listahan ng kanyang achievements bilang atleta at narito ang ilan sa mga ito. Si Mummar Kasim naman ay pinanganak taong 1989 at naging miyembro rin ng Water Polo National Team Philippines mula 2014 hanggang 2021. Narito ang ilan lang sa achievements niya bilang atleta. Samantala, si Dexter Kasim ay pinanganak taong 1982. Isa siyang ngayon mangingisda at swimming instructor. Narito ang ilan niyang achievements. Si Norton Kasim ay pinanganak taong 1978. Siya ay retired Air Force. Nagsimula ang kanyang karera sa larangan ng paglangoy taong 1993 at naging member siya ng Water Polo National Team Philippines mula 2004 hanggang 2015. Siya ay miyembro ng Philippine Dragon Boat Federation mula 2013 hanggang sa ngayon. Narito ang ilan
sa kanyang mga achievements bilang atleta. Si Ali Kasim ay pinanganak taong 1975. Siya ay kasalukuyang coach. Nagsimula ang kanyang karera sa larangan ng paglangoy taong 1991. At naging member siya ng Water Polo National Team Philippines mula 2000 hanggang 2006. Narito ang ilang sa kanyang mga achievements bilang atleta. Diyan nagwawakas ang kwento tungkol sa gintong gawad ina ng sport na isang Mindanaoan na si Norma Alamara. Muli, ito ang inyong Commissioner Kiram na walang sawang maghatid ng kwentong kababaihan, kwento para sa kaalaman at karunungan sa sport. Not at your best? You may be dehydrated. You need Pocari Sweat. It replaces the electrolytes you've lost and helps you perform at your best. Be at your best with Pocari Sweat. Pocari Sweat. Nakilala po natin ang ating gintong gawad ina ng sport 2021. Samahan niyo akong balikan ang makasaysayang gabi noong December 21, 2021. This is the Gintong Gawad Ina ng Sport Award. The awardee, if I may read the category, the criteria rather. The awardee must have the most number of children in the national pool, whether past or present. She must have the most number of children's accumulated medals in international and national competitions, regardless of sports and athletic performance records. Nominated by the city government of Davao, the Gintong Gawad Ina ng Sport Award Trophy goes to Miss Norma K. My pleasure and honor to be here tonight. This special occasion is a rare opportunity to me happen on my twilight zone of my life. Yes. I never expect this award happen to my life tonight. Really. I've been teaching for 35 years in government, but never I had received any award. Perhaps my performance being a teacher is not worth to be awarded. But as a mother, I think I am the best. And to a doctor. This is the witness. The award that I have received tonight is credited to the performance of my sons, their fruitful endeavor in the field of the sport. So, I'm so grateful to have them who have discipline, power, and agility in sports. Being a mother, I'm so blessed and proud
to have them because they did not give me problem, but give me great honor, not only to me, but to Davao City and to our country as a whole. Alhamdulillah, despite of my being a solo parent, I was able to raise them to the right directions of life and to raise them to become a good citizens and to somebody in society. You know, it is not easy to raise, to feed and raise 7 children alone. Yeah. Despite of the fact, I was able to raise them and give honor to the country. Despite of hardship that I'm going to encounter, the obstacle along the way in raising them, but I said, I surpass and I survive. Being a mother, I always prioritize the future of my children. No matter what happened, I even sacrifice my own happiness because of them. Because that is the prime duty of being a mother, ika nga, ilaw ng tahanan. Diba? Pag madilim ang tahanan, ibig sabihin ng ang ina ay galibanting aram. So kailangan ang ina palaging may tanglaw para sa anak. So mother, whatever your children activity, you have to support them financially, spiritually, and emotionally because their success lies on us. It is lies how we handle, how we guide, and how we lead them to the right directions of life. So every parent should focus their duty as a parent or as a mother to their children because, as I said a while ago, their success is based on how their mother raised them. I think my speech is so long. Okay, finally, I would like to thank the PSC, especially Commissioner Kiram, and the panel of judges also, and also the Davao City Sports. Thank you for nominating me to this event. And to all the spectators, thank you so much, and good evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Congratulations sa ating ina ng esport. I'm sure everyone is now so excited to meet her 5 children who became members of the national pool. We are so happy to introduce to you the sons of Norma Alamara, who brought fame and honor for the Philippines in the realm of sport. Pwede niyo pong pakikwento kung paano kayo pinalaki ni Nanay Norma? At pwede niyo rin po ba i-share ang mga masasaya at di niyo makakalimutan sa inyong ina? Nung elementary, ako itinaguyod at pinaaral ng maayos. Sa kabila ng kanyang busy schedule, ako ay ginagabayan pa rin sa aking pag-aaral nung elementary hanggang mag-high school, hanggang sa mag-college na. Naalala ko lang sa kanya, bago siya pumasok sa school, hinahatid muna ako sa isa eskwela namin, elementary. Tapos hanggang, kahit nitong high school, hinahatid din kami kasi lalo hindi ko familiar yung paano sumakay, paano umuwi. So, minsan sinusundo pa ako niyan. Pero yung gabay at pag-aalaga sa amin, patuloy pa rin hanggang sa mag-college kami. Na walang sawang suporta at paggabay sa amin. Isa, naalala ko nung bata pa ako, pag may lakad yan, tuwing nagsa-shopping yan, lagi niya ako dinadala. Siyempre, bilang bata, pag gumagalang ka, kahit sa mga mall lang, masaya ka na, makikita mo na yung anong libangan doon. Pero hindi ko makalimutan, habang nasa mall kami, kumakain kami sa isang restaurant,
siya kumakain. Naubos na yung pagkain niya. Ako, wala. Nakatingin lang ako sa lahat ng tao. Dahil sa sobrang mahihain ko, ni pagsubo, ayokong sumubo. Ayokong may tumitig sa akin. Ganun ako mahihain. Yun yung hindi ko maalala. Hanggang ngayon, naaalala pa rin ni mama yun. Pag kinukwento niya sa amin, natatawa ako. Hindi ko makalimutang moment na ginawa ni mama. Especially sa akin. Nung naging suwail ako. Nung nag-elementary ako ng 10 years. Wala siyang ibang binabanggit sa akin na kailangan mo, tapos mo. Tapusin mo yan. Hindi ka makakatungtong ng pangarawang level pag hindi mo natapos yung elementary. Eh ako, simula nang nawala yung tatay ko, parang nawalan na ako ng gana mag-aaral. Kaya pinos niya pa rin ako hanggang matapos ko yung elementary. Nung unang panahon, naglalaro pa ako. Halos paluin ako basta makauwi lang ako sa bahay. Ayaw niya kasi yung lagi ako nasa labas. Pero minsan, binibigyan niya ako ng time. Parang may limitasyon din. Kumbaga, magsisimula ako ng alas 4 hanggang mga 8, kinukuha niya na ako. Hindi ko na mamalayan na napapalo na pala ako. Pero yun yung taga-importante din. Pero naalala ko rin talaga yung tatay ko, ng papa ko. Kasi importante para sa akin yung tatay ko talaga. Siya yung nag-guide sa akin paano mangingisda. Kumbaga, naturuan niya ako. Kaso ayaw ni mama ko, gusto niya mag-aral ako. Ayaw niya yung buhay na ganun. Siyempre, nag-aral ako. Kasi parang yung magulang ko, parang tigre sa amin eh. Talaga yung tapang niya, kahit nawala na yung papa ko, ang ganun pa rin. Dapat yung ibang mama, pag nawala na, mawawala na sa wisyo eh. Pero yung mama ko, nandoon pa rin. Simula pagkabata, isa na kaming mangingisda, kaming magkakapatid. Si mama that time, nagtuturo sa malayo. It's about 50 kilometers away from our residence. Sa bukid na siya. So, ngayon, pag every weekend lang nauwi si mama, ngayon, pag nagsama kami, especially Saturday, Sunday, it's a family day for us. So, mali pa yun, may, pag nagkasama, lalo andun pa si papa that time. At saka, pangalawa, happy memories. Pag nananalo kami, at especially may incentives, binibigay namin kay mama. Ngayon, makikita namin pag yung tuwa ni mama. Sorry ah, babaw luha pa. Pag na may naibigay kami, nakita namin yung ngiti sa kay mama. Yun yung pinakamasayang part sa buhay namin. Paki-describe ang iyong ina sa tatlong katangian. Hindi ko malilimutan sa kanya. Pag during off days niya, wala siyang trabaho, pinapasyal kami kahit saan, sa plaza, sa mall. Kumbaga, yun lang yung time niya na napakamahalagang oras niya, binigay pa rin sa amin na dapat ipahinga na niya. Pinapasyal pa rin kami kahit pagod na siya. Alam namin pagod siya, pero patuloy pa rin na binibigyan kami ng kasiyahan ba bilang bata noon. Kumbaga, simpleng kasiyahan lang, pasyal kami sa mall, sa mga plaza, yun, pagiging strict parental niya. Kumbaga, kahit stricto siya, kumbaga, nagagawa pa rin namin yung, may laya pa rin kami na gawin yung gusto namin, pero hindi yung kagustuhan na negative. Kumbaga, i-discipline na kita ng maayos. Dapat hindi ka maligaw ng landas. Dapat ito yung, kumbaga, away na pupuntahan mo. Dapat diretso ka sa ano, kumbaga, sa ambisyon mo. Ang turo niya is, matuto ka, dumisiplina ka, rumespeto ka, kahit sinong kaharap mo, irespeto mo siya ng maayos para irespeto ka rin. Maalalahanin na kahit nasa trabaho siya, minsan umuwi pa rin sa bahay para kami ay tingnan. Kumbaga, dino-double check pa rin niya kami kung nagagawa ba namin. Minsan kasi sa bahay, iniiwan niya lang kami lang kasi nasa trabaho siya. That time ng mga high school time namin,
Kumbaga, chine-check yung bawat galaw namin sa bahay, kung nasaan na ba kayo nagpupunta o naggagala ba kami. Natuto kami, namulat kami, na buhayin din yung sarili namin. At doon din kami namulat yung isip namin na tulungan si Mother, kasi nakikita rin namin sa kanya, kumbaga, hirap na siya. Hindi niya lang talaga pinapakita sa amin. Kami, bilang mga anak, nararamdaman namin sa kanya. Yung mga, minsan may hinihiling kami sa kanya na hindi niya maibigay. Kasi alam namin na kapos talaga siya sa ano. Kumbaga, pang-suporta sa amin. So, that time, namulat kami. Kumbaga, paano dumiskarte mabuhay sa sarili. Kaya nagtrabaho kami habang nag-aaral, nagtatrabaho. Yung pagiging atleta, natutunan din namin, pinagsabay-sabay ko na yun. Mga parang jack of all trades na kami, habang bata pa. Isa siya sa matatag na babae dito sa mundo natin. Isa siya sa kinakatakutan namin. Kaya lumaki kaming disiplinado dahil sa kanya. Isa siyang matapang na babae. Tsaka kung anong mali mo talagang hahabulin ka niya. Gusto niyang mawasto yun sa buhay mo. Tanggalin yung mali. Kaya makita lang namin yan. Marinig na namin yung boses niyan. Nginig na. Pati kuto namin talasik sa takot. Pangalawa, kahit na ganun, kahit na matapang yan, medyo mabait din yan. Malambot lang damdamin yan. Pagmahal na ina. Kaya proud ako na isa ko sa naging anak niya na napalaki niya ng ganito. Lagpas sakit nito. Ako lang yung pinakamataas. Habang nagtuturo, makikita mo yung pagkadisiplina niya sa paaralan. Hindi lang sa amin, magkakapatid, mga kuya ko. Kumbaga, nandun pa rin yung disiplina, tuloy-tuloy. Kumbaga, nilalaban niya pa rin yung pagkatigre niya, yung tapang niya, yung galit niya. Kaya yung mga kapitbahay namin, halos tumatakbo pag nakita yung magulang ko. Kasi alam niya yung takot. Siyempre kami, nung bata, ganun talaga, kailangan disiplinahin para hindi malulong sa droga. Alam naman natin, kung ang droga, pag nasira yung kinabukasan mo, tuloy-tuloy na. Eh, yung may magulang kang tigre, tuloy-tuloy talaga yung galit sa'yo. Kailangan yung disiplina, ma-improve mo, kumbaga, siya yung tahanan naging tatay. Kung nawala yung tatay mo, siya yung naging tahanan ng buhay ninyo. Kumbaga, sa sports, nandiyan ka pa rin, susuportahan ka. Pero sa mga bagay na hindi niya gusto, yung mga pagdodroga, pagdadrugs, ayaw niya yun. Nagagalit sa amin. Minsan nga, hindi niya kami pinapansin kung hindi niya kayang kausapin kami araw-araw, kaya niya yun. Pero yung mama ko, malumanay rin, may puso rin. Pero nagagalit lang sa amin dahil kailangan niya kami. Kumbaga, gusto niya kami makalinga, mabuo kami yung pamilya, walang maging kulang. Tulad na wala na yung tatay namin, may kulang na. Kumbaga gusto nila, kumpleto kami. Kaya nandito kami, nakatayo, walang mga bisyo, dahil disiplina ng magulang namin. May isa pang katangian ng mama ko, bilang pagiging sporty niya. Bakit siya nagiging sporty para sa amin? Kung hindi kami sinanay niya na disiplinahin, hindi kami magkaka-sports tulad ng ganito. Kasi kung hindi siya dahil sa nanay namin, actually naging coach siya ng high school girls. Coach ng nanay ko, teacher pa yan. Porka pag kinagsama mong dalawa, teacher maging disciplinarian at pagiging coach, paano na lang, tuloy-tuloy ang pagiging sports niya sa amin, tuloy-tuloy. Lahat-lahat yung pagbibigay niyang suporta sa amin. Pwede nga maging coach namin siya eh. Kung mag-anim kami magkakapatid lalaro sa swimming, pwede maging coach namin ang magulang namin. Mas importante sa amin yung magulang namin. Ayaw namin bumasi sa ibang tao na kahit sabihin nilang, ganito kami, nagyayabang. Hindi kami nagyayabang, sinabi lang namin yung totoo. Kasi naging tigre ang mama namin, disciplinarian, at pagiging sporty. Yun ang masasabi ko sa inyo. Ang mama ko ang pinaka-the best para sa amin. This is the legacy of my mother. At saka si mama, dati ring player ng javelin, saka si papa sa volleyball, which is yun din ang sinasabi, ayusin nyo dahil pag maayos, makarating kayo ng gantong lugar sa tulong ng sports. Yan. Yun na yung lagi niya sinasabi sa amin. Ngayon,
with the help of mom, nagporsige kami. Diba, sabi ko, mangingisda kami. Sabi ko, ayaw ko maranasan na yung gantong buhay. Nangingisda ka, lamig-lamig. Ngayon, para bang wala ng kasiyahan. Eskwela, pangingisda, eskwela, pangingisda. So, trinay namin nagporsige. Nagporsige kami na maahon yung sarili namin through sports, which is nangyari naman. Ano? Di kalaunan, so it takes how many years nung nandun na kami sa peak namin, para bang hindi nagkulang si mama sa mga payo mo sa akin. At that time also, siyempre, mabalik ako doon, ano? Sa amin kasi sa Muslim, hindi kami nagbe-breakfast actually. Na yung nagluluman kanin. Usually, coffee lang yan and break in the morning. That time, pag may games kami, si mama gigising ng 4 o'clock which hindi niya ginagawa. Magluluto yan, ire-ready yung mga baon namin, mga gamit namin pang swimming. Alam mo yung kahit na pagod na si mama, hindi niya ininda. Dahil kung alam niya para sa mga kabutihan ng sa aming magkakapatid, ano, yun yung ano, nakikita kong ano. Kahit na pagdating sa bahay after the game, ipapahinga niya na dapat, hindi pa, magtatrabaho. Kahit single mother, si mama, hindi kami pinabayaan. Yun lang ang gusto namin si mama. Kahit na tipong ikakain na lang niya, isusubo niya, ibibigay pa sa amin para lang kami mapalaki ng walang problema. At saka, pangalawa, si mama laging nakagabay sa amin. Spiritual, emotional, nandyan lagi si mama. At saka yung panghuli, kahit anong hirap ni mama, hindi siya, lagi siya nandyan sa gilid namin, nakasubaybay. Paano po kayo nagsimula sa sports? Pakishare mga hindi nyo makakalimutang journey nyo sa sports. Una kong natutunan ang sports sa edad na 11 years old. Ang unang nagturo sa akin yan, yung pinsan ko mismo, na halos kababata ko. Kasi mas ahead siya sa akin na marunong lumangoy. Ako, hindi, nung time na yun, hindi pa marunong noon. Siya yung nag-encourage sa akin na turuan niya ako paano mag-swimming, hanggang sa nakikita ko rin sa ibang mga pinsan ko na mga player din, na motivate ako sa kanila pag nakikita ugaling sila sa laban ba, pag uwi, ay mga dalang medal. So, na-encourage ako at na-motivate. So, doon, tinuloy-tuloy ko na nung natuto akong mag-swimming at the age of 12, lumalaban ako sa competition noon, mga regional meet, hanggang sa at nung third year high school ako, nag-umpisa na ako, nakapaglaro na ng palarong pambansa. Tapos yung nagbe-medal naman, hanggang sa tinuloy-tuloy ko na, hanggang sa college time ko, kasi naging school varsity ako dun sa school, University of Mindanao, naging full scholar ako. Tapos gamit ko yung pagiging atleta ako, yung swimmer. So, from that time, tuloy-tuloy ko siya na pinursige ko pa rin yung pag-training ko sa swimming. Kasi, kumbaga, yun yung payback ko doon sa school na nilibre ako para makapag-aral. So, binalik ko pa rin na mabigyan ko ng karangalan yung school namin. Nung lahat kami nakapaglaro ng palarong pambansa, kumbaga ito yung mga katunayan namin, mga medal namin, na lahat kaming magkakapatid, nakapag-medal na rin sa palarong pambansa. Ako naglaro ng palarong pambansa, first time ko naglaro, 1995, hanggang sa tuloy-tuloy na yun, na nag-college ako, nakapaglaro ng National Presa. Tapos yung
iba kong kapatid din, yung nagbe-break ng record yun sa palarong pambansa. Way back in 1996, yan, palarong pambansa hanggang 1997, nagbe-break ng record. Minsan mga dalawa, tatlong record pa yon sa swimming. Tapos kalaunan, tuloy-tuloy na kami hanggang sa pumasok kami sa national team ng sa water polo naman. Tapos pinagsabay ko yon sa pumasok kami military at sa national team. Bale, sa military, ang nilalaro namin, swimming. Pinipresent namin swimming pa rin. Pero sa national team, sa water polo, tatlo kami magkakasama noon. Nung una kami, ano. So, yun yung pinakamasayang ano doon. Kumbaga, yung moment. Kasi tatlo kami magkakasama sa isang team. Nag-start ako bilang swimmer way, way back. Since grade school. Grade 1 or kindergarten. Ganon. Ganon ako nag-start. Sinasama lang ako ng mga kuya ko. Tuwing may practice sila, swimmer na sila dati. Tuwing may practice sila, sumasama ko sa kanila. Dito lang sa amin, sa dagat. Tabing dagat lang yan, nag-ensayo sila. Sumasama ko. Niyayaya lang din nila ako. Hanggang sa naingganyo ako maglaro ng swimming. Sabi ko, maganda to. Maganda rin sa katawan. Kaya, in-enjoy ko lang yun. Hanggang sa napasali ako sa invitational. Age school, invitational yun. Sa mga, kung tawagin natin yan, novice. Nung first time kong sumali, nag-medal agad ako. Siyempre, naingganyo. Parang nagustuhan ko na talaga yung sports. Kahit hindi yan yung first love ko na sports, pero nagustuhan ko. Dahil first competition ko, nag-medal agad ako. Nung una kong pasok sa swimming club, tinuruan pa ako ng mga kuya ko. Kaso minsan, nung unang panahon pagpasok ko, nahihiya pa ako eh. Tinuturuan ako ng kuya ko pag-swimming. Nagatatanggap sila ng award nung sa PTA, Davao Sports. Nahihiya ako, ayoko magpa-picture. Kasi pangarap ko rin talaga maging player. Di natupad yung pangarap ko tuloy-tuloy hanggang naging atleta ako ng elementary national high school at saka college, nakahinto ako. So nung nagtapos ako ng college, tinawagan ako ni kuya kung gusto ko daw pumasok ng national team. Nung 2011, nang dito ako sa Maynila, pumasok ako ng national team 2012. Naging national team ako tuloy-tuloy hanggang nakamit namin yung pangarap namin magka-medal. Nag-campion kami, nag-silver kami sa 2019 SEA Games. Nagsimula ang swimming career namin doon sa dagat. Since hindi namin ma-afford na pumunta sa swimming pool. Ngayon, sa tulong ni Mama, tinutustusan yung mga pangangailangan namin. Number one, siyempre yung pang-araw-araw. So, ang pinakahuli yung mga gamit namin, may kamahalan yung gamit. So, in our part, ginawan namin ng paraan kung ano meron dyan, yun na yun. Ngayon, pag may mga event, si Mama laging nandun sa gilid namin, nakasubaybay. Sad to say, siya na lang ang kasama namin dahil si Papa magang nawala. Sa performance nung swimming days namin, lagi andun si Mama, nakikita ni Mama. Na my first medal in palarong pambansa, which is silver and bronze, yun yung nagbigay sa akin ng buhay. Ibig sabihin, kaya ko palang kumuha ng medal sa palarong pambansa. So why not a break record or gold medal? Which is the following year, nakuha ko naman. So actually, nag-break record ako ng tatlo. That was sa palarong pambansa in shock sergeant. Dalawang individual and one relay. The following year also, tatlong medal break record ulit, which is palaro dun sa Naga. And that is my last palarong pambansa.
And after that, sumali ako sa water polo way back 2000. And my first SEA Games is 2003. Ako pa yung una sa lahat namin magkakapatid. Then 2005, yun na yung pumasok sila Ali and Norton na magkasama kaming tatlo. Nag silver medal kami. That was Manila SEA Games. And 2007, umalis na si Ali, pumalit si Dexter. Ganun ulit, nag-silver ulit kami. That was SEA Games Thailand. Then 2009, pumalis na si Norton, kami na lang ni Dexter. SEA Games Laos, silver ulit. So 2011, bumalik si Norton, ako naman ang umalis ngayon. Then nasundan, 2017 SEA Games, last magkasama kami ni Mummar, which is, sad to say, wala kaming medal, fourth kami. Then aside from that, yung mga tawag na invitational namin, 2002, 2004, and 2005, champion kami dun sa Asia Pacific, which held in Hong Kong. So three times yan nag-champion kami. Tapos 2007, sa Australian Championship, nag-champion ulit kami dun. And last is 2009 Singapore, nag second place kami. Yeah. And di ko na maalala yung iba. Alam ko marami akong nakuhang medal pero hindi ko na maano. Yun lang yung mga major na maalala ko. Growing up after my dad passed away, we have had nights that we go to bed hungry. My mother never quit and continued to provide for her seven children. To me, she is the definition of a strong, resilient, and independent woman. Every time I came home from a swimming competition, she would welcome me with glee and a smile on her face. Then she would proceed on her remark, "What medals did you get this time?" She's very supportive and nurturing, not only to her children, but to every kid she had taught over the years of her teaching career. I'm proud to call her Ina, which is a mother, and I'm glad to be her daughter. Congratulations on this prestigious award or recognition. You are well deserving of such an award. Hello, Ina. Good evening there. Congratulations for being awarded as a Gintong Ina Award in sports. If there is one person in this whole world that I love most, is more than myself, is you. Thank you for taking care of us, for striving us, despite of all the challenges and struggles that you have as a single mom, but still, you are always there to support, to reach our dreams and ambition in life. Thank you for the unconditional love that you showed to us, even though you are a strict woman and a terror woman. Everyone knows how strict and terror you are. But still, you teach us and raise us how to be a good person and how to be a good citizen in our country. I love you, Ina, and I miss you. Inshallah, I will be home soon. Once again, congratulations for being awarded as a Gintong Ina Award.
I love you so much, Ina. I miss you. Inshallah, I will be home soon. Tunay na napakaswerte ang pagkakaroon ng isang ilaw ng tahanan na naniniwala sa kakayahan ng sport sa paghubog ng isang tao. Silang mga anak ni Nanay Norma ay sapat na testimonya na malaki ang naitutulong ng sport sa paghubog ng isang disiplinado at positibong mamamayan. Mula po sa Davao City, I would like to congratulate Mrs. Norma Alamara sa karangalan po ninyo na kayo po ay nabigyan ng award ng Ina ng Sport. Yung award po is a manifestation po ng inyong dedikasyon sa inyong mga anak na naging successful po sa karangalan ng sports sa Pilipinas. At we should always remember that mothers are the biggest fan of every son and daughter athlete. And also, in behalf of the City Government of Davao, kay Mayor Inday Sara, congratulations po sa inyo. And sa PSC, I would like to commend you, most especially kay Commissioner Kiram, sa nabigyan po ninyo ng attention po ang role ng mga women in sports. So thank you po and patuloy po programa ninyo. Maraming salamat, Nanay Norma. Isa kang huwaran ng sport. Ipagpatuloy mo ang pagtulong na hikayatin ang mga ina sa buong bansa. Mundo ng sport sa buhay ng kanilang mga anak. Time is up for this week's Rise Up Shape Up episode. Don't forget to subscribe to our YouTube and follow us on our Facebook account. Thank you everyone for your support. Rise Up Shape Up is brought to you by Philippine Sports Commission Women in Sports. Again, this is your host, Angel. Have a marvelous day.